Ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Department of Education na magsagawa ng pag-aaral para sa long-term outlook kung paano magbibigay ng dagdag sahod para sa mga guro. Ito ay bukod pa sa taunang natatanggap ng mga ito sa ilalim ng Salary Standardization Law. Inihayag ito ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte bilang katuparan na rin anya sa pangako ni Pangulong Marcos Jr. noong kampanya na taasan ang sweldo ng mga guro. Idinagdag pa ni VP Duterte na ang naturang pag-aaral ay sumasaklaw sa pagtaas ng sweldo para sa parehong teaching and non-teaching deputy personnel. Meron tayong increases sa salary standardization law. I-franches yun every year. And noong pagpasok namin last year, pag-upo, nagutos si Pangulong Marcos na mag-procure ng study ng hindi lang yearly increase but the long-term outlook kung paano ba dapat ang increases ng sweldo ng ating mga teaching and non-teaching na DepEd personnel. Sa ngayon, hinihintay na lang ng DepEd ang resulta ng naturang pag-aaral. So we're waiting for the result of that study na nandoon yung increases and then nandoon din yung pagkumpara niya sa inflation at sa mga economic indicators, forecast ng economic indicators sa mga darating na taon. Samantala, binigyang diin ni PBBM na ang paglunsad ng DepEd ng matatag curriculum ay magpapahusay sa kurikulum ng paaralan sa bansa at tutukoy kung ano ang nababagay sa mga pangangailangan ng Filipino learners. It's very significant because here we are trying, ang sinusubukan natin gawin ay ayusin ang curriculum para maging mas bagay sa pangangailangan ng mga batang Filipino. Kasi nakasama na rin dyan, includes all our efforts na para pagandahin ang mga international score natin, especially when it comes to STEM at ang tinatawag na STEM subjects. Sa kanyang parte, sinabi ni Vice President Duterte na ang matatag curriculum ay pamana ng Administrasyong Marcos sa basic education ng bansa na tutugon sa mga problemang binanggit ng mga international at local education expert sa bagong K-10 program. Kabilang sa mga tutugunan ay ang maraming learning competencies kung saan mula sa humigit-kumulang 11,000, binawasan ito ng DepEd sa 3,000 learning competencies. Inilunsad ng DepEd ang matatag curriculum noong nakaraang linggo na may layuning i-decongest ang kasalukuyang K-12 curriculum. Paiigtingin din ng bagong curriculum ang pagbuo ng values and character development ng mga mag-aaral, alinsunod sa Good Manners and Right Conduct o GMRC at Values Education Act, pati na rin ang articulation of 21st century skills. Bukod pa ito sa pagbabawas ng bilang ng competencies at pagtutok sa literacy, numeracy at social-emotional skills para sa mga mag-aaral sa kindergarten hanggang grade 3. And sa key stages, grade 1 to 3, dati 7 subjects tayo, binaba natin sa 5 subjects with a focus on math and reading. And then ang science natin papasok pag grade 4. Nang tanongin naman kung sinusuportahan ni PBBM ang panukalang ibalik ang klase sa pre-pandemic schedule, sinabi ng Pangulo na tinatalakay niya ito sa mga opisyal ng DepEd at educators. Pinag-uusapan nga namin. We were talking with the teaching staff here. Tinatanong ko sa kanila ano yung preference nila. Kaya pinag-aaralan natin, the DepEd is in the process, sila sa kasalukuyan, ay meron silang ginagawang study kung ano ba talagang pinakamaganda. Nilinaw ng punong ehekutibo na tinitingnan lamang ng administrasyon kung ano ang pinakamahusay para sa mga Pilipino mag-aaral upang maging komportable sila habang nasa paaralan. Kapwa na roon at nakiisa sina Vice President Duterte at Pangulong Marcos sa mga aktibidad ng Brigada Eskwela ng DepEd sa Victorino Mapa High School sa San Miguel sa lungsod ng Maynila. Inikot at ininspeksyon ni na PBBM at VP Sara ang mga aktibidad kasabay ng Brigada Eskwela. Nag-donate din si PBBM ng 1 million pesos sa paaralan bukod pa sa mga pintura at kagamitan sa paglilinis. Nagbigay ng briefing si VP Sara kay Pangulong Marcos Jr. tungkol sa maintenance works na ginagawa bilang paghanda sa pagbubukas ng mga klase sa mga pampublikong paaralan sa 29 ng Agosto. Noong Agosto 7, isinagawa ng DepEd ang kick-off ng 2023 Brigada Eskwela sa Tarlac National High School. Ang naturang aktibidad ay tatagal mula Agosto 14 hanggang 19. Ang tema ng Brigada Eskwela ngayong taon ay bayanihan para sa matatag na paaralan.